So what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Ayan, so ngayon guys no, magti-testing po tayo nitong ni-rewind natin ang speaker. Ayan, so bago natin simulan guys, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel at saka gusto mo itong mga ganitong content is huwag kalimutan mag-subscribe. Hit din yung bell button guys para lagi tayong updated sa mga bago nating videos or mga tutorial videos. Carlito Diaz. So yan guys no, ito yung iti-testing natin. Bali 15 inches po to guys na size ng speaker. So model ito guys, crown na 500 watts. Pero kapag na-rewind na yung speaker nyo guys, mawawala talaga yung kanyang brand. Kasi iba na yung size ng wire na ginamit natin. Tapos hindi na yung tugma sa tamang ikot ng wire. Kapag na-rewind na yung speaker mo, is maiba na talaga yung wattage niya. Kumpara sa bibili ka talaga ng watts na coil or voice coil sa electronic stores. Or meron din naman sa online. So kaya kung gusto mong magpa-rewind ng speaker, is mainam, is bili ka na lang ng bagong voice coil para hindi mag-iba yung tunog niya. Kasi kapag mano-mano lang na rewind guys, hindi naman natin maiwasan na hindi magkatugma yung wire ang ginamit natin. Tsaka hindi natin maiwasan na susunog yan ulit. Yan. Kasi nag-iba na yung wattage kumpara sa mga dati mong speaker. Tsaka mas mainam kung rewind na yung speaker mo is wag mo na isama sa mga hindi pa na na-rewind na speaker. Kasi mag-iba na yung tunog nito guys. Mag-low wattage na itong ni-rewind natin kumpara sa mga non-rewind. Pero dito sa akin guys no, aminado ako nito na hindi na to maabot ng 500 watts kasi hindi match yung size ng wire na ginamit natin dito. Kasi mga recycle wire yung ginamit natin dito, tapos maliit lang yung size nito na ginamit natin. So mas mainam kung magpa-rewind ka ng speaker, kung malapit ka lang sa mga tindahan ng mga electronic store, is tanggalin mo na lang yung sunog mo na voice coil, tapos dalhin mo sa electronic store yung sunog na voice coil mo, tapos yun ang iyong ipakita mo para mapalitan ng same size na coil or same wattage ng iyong speaker. So sa araw na ito guys no, bali iti-testing lang naman to na ni-rewind ko dito, bali DIY ko lang na-rewind kasi wala naman tayong machine, wala din tayong sapat na mga equipment para may balik sa tamang wattage yung speaker natin. Yan. So, palala guys, hindi po ito sa akin yung speaker. Bale, bigay ito sa kaibigan. Dinala lang dito para magamit niya sa pambahay lang. Pero, sinabihan ko na siya guys na kapag na-rewind ko na talaga yung speaker is hindi ako totally na same wattage yung maging balik niya. Kasi wala tayong sapat na mga gamit dito. Tsaka sumang-ayo naman siya dahil pangbahay lang niya. Kasi wala pa siyang speaker. Yan. So ngayon is iti-testing lang natin guys no. Itong speaker na to. Yan. So kita naman natin. Yan. Medyo luma na yung pagka-speaker niya. Kaya siguro binigay na lang to guys. Kasi may mga bagong speaker yung mga mayari nito, binigay sa kanya tapos pinirewind dito. Yan, so yan yung topic natin ngayon guys no, titesting natin to sa no box. So, gamit lang natin na amplifier itong DIY natin. Yan, so lagyan muna natin to ng speaker patungo sa amplifier. So yan guys no, kabitan na natin to ng wire. So napapansin natin yung kabitan ng wire dito is medyo kinalawang na. So kung ida-direct mo ito, lagyan ng lead. Yan, kung ida-direct mo lang yan isusolda guys. Yung soldering lead natin is hindi kakapit. So kailangan is ilihan natin to or kiskisin ng patalim para matanggal yung kalawang.
Yan. So, gagamit lang tayo ng patalim. So, kiskisin lang natin, guys, para kakapit yung soldering lid. Ayan. So, medyo luma na talaga tong speaker, guys, yun. So, medyo luma na talaga tong speaker na to, guys, no? Kasi yun, makikita natin na kunting-kunti na lang yung kapit niya, isa matatanggal na siya. Ayan. So, temporary muna natin to para lang magagamit niya to. Ayan. So, hindi naman talaga ako nito magre-rewind, guys. Kaso lang, napilitan na ako. Kasi, yung sinadjust ko sa kanya is, bili ka ng bagong voice coil. Para, maganda talaga yung tunog nito. Kaso, hindi siya makapunta sa syudad. Kasi, nasa probinsya lang din siya, guys. Kaya, ginawan ko na lang ng paraan para may rewind tong speaker. Yan. So, trupa mo naman. So, hindi mo matanggihan. Kaya, nirewind ko na lang. Yan. So, yan. Matapos na natin may kiss-kiss, guys. Pwede na yan i-apply yan ng soldering lid. Yan. So, yan. Kumapit siya. Kung meron kayong soldering paste, guys, gamitan nyo ng soldering paste para kakapit. Pero sa akin, guys, no, wala tayong soldering paste. So, ito muna yung technique natin para makapit yung soldering lid. So, lagyan muna yung soldering lid, yung wire, bago ikabit sa ikakabit. So, ito yung negative. Yan. Tapos, ito naman yung positive. Yan. So, nalagay na natin yung wire, guys. So, sa ngayon is, titesting muna natin to without box. Yan. So, titesting natin to, kabit natin to sa amplifier. Yan. So, kung gusto niyo mag DIY wiring dyan sa bahay, is yung pandikit ko dito sa voice coil to paper cone is div cone. Tapos, yung pandikit ko dito sa aluminum can to voice coil is epoxy plus 5. Yan. So, yan lang yung gamit ko, guys, no? So, kung gusto nyong mag-rewinding ng speaker dyan sa bahay nyo. Yan. So, bago natin testiran, kailangan testiran mo, bago natin saksak sa amplifier, guys. Testiran muna natin tong dulo nitong wire. Kung meron ba siyang buhay. So, sa pag-testing ng speaker is gamit lang tayo ng times 1. Tapos, itong test probe, guys, no? Para madali nating ma-trace kung okay ba yung wiring natin. Yung isang wire is kabit mo na lang sa isang test probe. Tapos yung isa is bali retouch nyo lang, guys, para may marinig tayong putok-putok doon sa speaker. So gaya nito, guys, no? Yan, so meron tayong naririnig na putok-putok. So ganyan yung pag-tester ng speaker. Bali retouch nyo lang yung wire niya. Yan, so pwede na natin to ikabit sa ating amplifier. So nandun yung amplifier natin, guys. So kabit natin.
So dito tayo sa ating speaker. Titingnan natin yung bio niya kung maayos yung pagka-rewind natin. So select muna tayo ng kanta. So yan guys, no, itong amplifier natin is lagay natin sa gitna. Tapos dito lang tayo mag-adjust ng volume sa master volume, tapos dito sa per channel yan. Yan, so volume natin. Yeah.